Hello mga katumbok, pag-usapan natin ha, yung international sa banda na sinasabi para may idea po tayo, ano, lalo na yung mga baguhan. So ito, mapapansin nyo dito, dami kong banda na ginamit at tinamaan ko yung uno, foul pa rin siya or bad shot. Kasi dapat, after kung tamaan yung uno, may babanda pang isa, okay? Alin man sa uno o pamato. Yung po yung international rules sa banda, okay? Ito pa yung isang example, mga katumbok. Ito, makikita naman talaga natin dito na good shot to. Kasi, tinamaan ko yung uno plus yun, bumanda pa, no? Dalawa pa yung bumanda, uno, tsaka pamato. Okay, ito pa yung ibang example, mga katumbok. Shoutout ko muna si Paring Mike Magampon at kay Consi Raymond Magampon ng San Juan Alaminos, Laguna. Iyon, makapansin nyo, tinumbo ko yung uno, tapos hindi umabot yung pamato sa banda. So, foul po yun, ha? Walang bumanda. Dikit dyan, ha? Mga katumbok, ha? Dikit. Yan. So, pagka ganyan dikit, nakatutok talaga dapat yung spotter. Tapos, paano siya magiging good shot? Ganito po, laksan nyo. Kagaya nun, o. Oh, diba? Umabot yung pamato sa banda. So, good shot na po yun. Okay? Ito pa yung ibang example. Pagmasdan nyo. Yan. Una, bandahin ko yan, ha? Yun, di ba? Tinamaan ko. Ano yon? O, di ba? Foul yon, ha? Foul. Lagi nangyayari yan. Kasi nga, di ba? Walang hulog yung uno. Nakakover siya sa 7. So, una bandan tira. Paano siya magiging good shot? Ganito dapat. Iyon, tingnan nyo. Doon lang siya naging good shot nung bumanda yung pamato. Pero kung hindi rin umabot sa banda yon, foul na rin, ha? Yan lang po, tatandaan nyo lang. After hitting the object ball, kailangan meron pang tatama sa banda na isa. Okay? Ito, kagaya nito, rerektahin ko na yung uno. O, ano yun? O, di ba? Foul na yon. Kagaya lang din yung tinira natin kanina. Yan. Sana nagagets nyo na po, ha? Actually, madali lang naman po siyang magets. Ito yung good shot, o, diba? Yung normal na tira. After hitting the object ball, nag-bounce yung pamato. Okay? And sana nagagets nyo na. Kasi ako dati, hindi ako makapag-spotter. Mahilig ako mag-spotter dati para may pambili man lang ng ulam. Nag-spotter ako, pero pa naglalaro yung mga mola, yung mga matitindi, eh, international sila sa banda. Eh, hindi ko alam. Hindi ako makapag-spotter. Yung gaya ng foul yun, ha, mga katumbok. Ito pa yung sa example, lagi nangyayari, panoorin nyo maigi. Laging ganyan yung sitwasyon yan, eh. Yan, ha? Yun, di ba? Good shot. Kasi tinamaan yung uno, tapos bumanda pa yung pamato. Yun, good shot yun. Ito pa yung sa example, mga katumbok, pagmasdan nyo maigi, ha? Para hindi nakapindara, hindi na rin po kayo nalilito. Yun, good shot. Ano? Okay, so marami kasi nagtatanong yung mga baguhan, tataka, tinatamaan naman daw, bakit daw bad shot? Kasi ganun din ako nung una, nung hindi ko pa alam. Ayan. So ngayon, alam ko na, inaral ko rin siya. Ito pa yung isa example, tingnan nyo maigi, ha? Dikit yung una tsaka 9. Tingnan nyo, ha? O, tingnan nyo, walang bumanda, pero tinamaan ko yung uno. Foul po yun. Kaya kailangan nakatutok yung spotter o yung nasa gitna. Okay? Ito pa isang example. Dikit yung 9, ha? Tsaka yung 1. Ito. Foul din po yun, ha? Kasi nakadikit din yung 9. Yan. Actually, nagtanong pa ako sa professional. Dalawa yung pinagtanongan ko kung talagang foul yun. Kasi dalawa yung dikit, 1 tsaka 9. Tapos walang bumanda. Eh, foul din talaga po yun. Ano? Parang nilinaw ko lang din po para sigurado yung ituturo ko. Shoutout again, Punkol si Joint. Maraming salamat, Sir Paul.